Mga kababayan, magandang balita ito. Armed forces to donate meal allowance to victims of typhoon. Yan ang ating mga sundalo. May totoong pagmamahal sa ating mga kababayan. Pati yung kanilang meal allowance, kahit maliit po yung kanilang meal allowance, idodonate na nila para maitulong po dito sa mga nasalanta ng bagyong si Karina. Di ba? So I think ito pong napakagandang gesture ng ating mga kasundaluhan. Magandang i-replicate po ng ibang mga agencies ng ating gobyerno. Yung ating PNP siguro, lalo na yung ating mga congressmen, tapos mga senador. Tama po? Siguro, yung isang buwan na sweldo po ninyo, hindi naman ninyo yan masyado kailangan. Diba? Mayayaman man kayo. Noong nagawa po ng ating armed forces na yung meal allowance nila, di ba? I-donate nila para dito sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Ano man yung inyong isang buwan na sweldo. So, ibigay ko sa inyo mga kababayan itong very inspiring na kwento ngayon dito sa Manila Standard na sana tularan ng ibang mga agencies. Ayan po, the Armed Forces of the Philippines on Saturday announced the donation of its members 1 meal subsistence allowance to the victims of Typhoon Karina. Sabi po ni Armed Forces Chief General Romeo Browner that it is their way of extending additional support to the victims of the bad weather earlier last week. The Armed Forces of the Philippines is extending its support to the victims of Typhoon Karina by donating the equivalent of 1 meal from the subsistence allowance amounting to 50 pesos per member. So gaano man siya kaliit mga kababayan, pag natipon-tipon siya, malaking halaga na po yon para ma-share, maitulong doon sa mga nangangailangan nating mga kababayan na nasalanta ng matinding pagbaha. Browner also explained that the various search, rescue, and retrieval teams are also still deployed at Metro Manila in southern and northern Luzon to help in humanitarian assistance in disaster response efforts. Sabi niya na itong collective effort and selfless sacrifices reflect the armed forces' commitment to aiding those affected by this disaster, demonstrating solidarity and compassion during these challenging times. Diba, nakakataba ng puso, nakakatuwa mga kababayan, kahit maliit po. Pero pag pinagsama-sama, malaking halaga na po ito at malaking tulong. At magsisilbi itong magandang halimbawa para po sa iba. In line with the President instruction, sabi po ni Browner, the Armed Forces is assisting local government units and the Office of the Civil Defense in providing immediate needs to isolated areas, conducting rapid damage assessment and needs analysis, and facilitating recovery and relief operations. So mabuhay po kayo sa ating sandatang lakas ng Pilipinas. O sana po tularan ito ng ibang mga agencies. At siguro baka mabasa itong balita ni Inday na nasa pagbakasyon mga kababayan sa Germany na mag-initiate ng katulad na gawain. Di ba? Di ano niya, Mr. Marabillas, ang dapat gawin ni Inday? Yung 1 year niya siguro na sweldo, kundi yung 2 years niyang sweldo bilang vice presidente, kasi yung vice presidente po, wala man haros trabaho. Naghihintay lang mga kababayan na may mangyari sa presidente. Yan ang natura sa trabaho ng vice presidente. Dinisignate na nga niya yung kanyang sarili as appointed designated survivor. Pagkatapos, pinanindigan niya yung kanyang pagiging designated survivor sa gitna ng emergency, ng krisis, lumayas. Para naman po makabawi siya, di ba? Lalong sumama yung tingin sa kanya ng ating mga mamamayang Pilipino. Talaga niyang hindi pwede si Inday na maging panghulo. ito, unsolicited advice. Kung nanonood ka, Inday, Vice President Inday dyan sa Germany, nanonood ka ng concert ni Taylor Swift?
Yan ang duda. Kung nanood man yun mga kababayan, talagang babalutin nun ang kanyang pagmumuka. Buong katawan at pagmumuka. Malamang nagmaskara yun ang hindi talaga siya makilala po. Diba? Para makabawi ka po, yung sweldo po ninyo sa loob ng 2 taon, kasi wala man eh. I-donate na lang po ninyo para maibili ng kung ano, pangangailangan. Maidagdag doon sa relief assistance sa mga nasalanta ng ano, ng matinding pagbaha sa Manila. Inagawa nga ng ating armed forces, oh. 50 pesos meal allowance ng bawat member, idodonate nila. Mga kababayan, ikaw pa po na vice presidente, o kahit man lang siguro porsyon, kung may natira pa doon sa 125 million confidential funds na nalunok in 11 days, kung may natira pa. So yun mga kababayan ang pwedeng gawin ngayon ni Inday. Pero anya Mr. Marabiles, galit na galit yung mga naosog vloggers dahil sa issue ng ano, pagposlit ni Inday pa Germany na ang duda nanood ng concert ni ni Taylor Swift. Eh siyempre siya yung nag ano, siya yung nagbigay ng ideya doon sa speech niya nung Defense Secretary pa siya. Yung ini-inspire niya yung mga mag-aaral kung paano mag-ambisyon. Ito po mga kababayan, binigyan niya ng idea yung ating mga mamamayang Filipino kung gaano siya ano, kung gaano niya hinahangaan si Taylor Swift. Pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. Yung kwentong yun, mga kababayan, ni Inday, na nagbabiral na ngayon, nagpa-turn off lalo sa ating mga kababayang Filipino. Talaga niya si Inday, di pwedeng maging susunod na Pangulo. Childish talaga niya. Malayo-malayo po. Sa pananalita pa lang, ina-accus nila si Inday na lutang. Mas lutang po si o si Lenny. Ina-accus nilang lutang si Lenny. Mas lutang po si Inday. Kung hindi ka man baga lutang, alam mong nasa gitna ng emergency, layasan mo yung mga Filipino. Eh, hindi makatulog ngayon yung mga propagandista po ni Inday. Galit na galit po. So yun ang pwedeng gawin ninyo para makarecover si Inday sa kalutangan niya. Sa kanyang paglayas sa gitna ng emergency, yung 2 years niyang sweldo, ipamigay niya, i-donate niya dito sa mga nangangailangan. Siguradong makakarecover siya niyan. At least for now. Pero anya, Mr. Marabiles, ano ang pag-asa niya, no? Ni Inday na manalo sa 2028. Sabi ng mga nabasa ko, sa mga reactions ng mga netizens po, believe me, anya, hindi na mananalo si Inday sa 2028 presidential election. Kasi lalo nilang nakilala kung ano yung pagkataon ni Inday at yung kakayanan niya bilang isang leader. Self-destruction po ang pinagagawa ni Inday. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Marabiles. Bye-bye. God bless.